YouTube. Sa araw na ito, pag-uusapan natin o aking i-update sa inyo yung ating na-upload na coconut bonsai. After 3 months, ngayon ko lang ito may i-update sa inyo. Isa, ayan, mayroon na siyang apat na dahon. Yung isa naman ay mayroon ng lima. Lima na yung kanyang dahon. So, ayan na siya. So, ngayon ay medyo lumaki na sila at talagang kailangan silang medyo paliitin. Kaya, kailangan bago maging tatlo ito, bago maging tatlo, lilinisin na naman siya at ihiwalay na itong kanyang dahon o itong palapa na ito. Kumbaga, tapyasan natin siya dito, linisan, para maging malinis at pwede na natin siyang i-bend. Ayan, tatanggalin yan. Hihiwain yan. Pababa. I-expose siya para maihiwalay ito. And then, pagkatapos ng ihiwalay, ay i-bend ninyo. Kagaya ng ginawa ko sa mga ito. Ayan, ibinibend ko sila. Ayan, ganun din ang ginawa ko dun sa isa. Ayan. So, pag naging tatlo na ito, pag meron na uling tumubo dito na isa na dahon, tatapyasan na natin yung kanyang hapis dito, yung brown na yan, susugatan natin, tapos unti-unti natin siyang lilinisin. Pagkatapos, eto, maihihiwalay na siya at pwede na nating i-bend, kagaya ng ginawa ko dito. Ayan, tapos pwede ninyong bawasan ng konti ito para madali siyang i-bend. Ayan. So, ganun din yung mga ginawa ko dito. Tinapyasan ko lahat yan sila. Ayan. Kaya binibend ko sila ngayon. Ginaganyan. Okay. So, ito naman, hindi ko pa ito na ipakita sa inyo na ginawa ko. Pero ito, inilagay ko siya sa nabasag na, ano, na clay pot. Ayan. Ganyan yung ginawa ko sa kanya. So, tatlo pa lang yung kanyang dahon. Ayan. So, ngayon naman ay maggagawa ulit ako o magsishare ulit ako sa inyo ng isang bagong design. So, ito yung ating gagawing clay pot. So, basag din siya. So, para mapakinabangan ay gagawin natin siyang lalagyan ng ating isa pang coconut bonsai. Ang parang gusto kong mangyari dito, andito yung bao ng ating coconut. So, nandito siya. Tapos, pababang ganun yun yung gusto kong ma-attain. Yan yung goal na gusto kong maabot. Kaya ngayon ay lilinisan muna natin yung ating coconut bonsai bago natin siya ilalagay dito at lalagyan natin ng design itong ating pot. Okay, so ito yung ating itatanim. Ayan, medyo tinapyas-tapyas ko na siya or hiniwa-hiwa ko na yung matitigas niyang mga kahoy or kanyang, ano bang tawag dito? Yung paglalabasan ng kanyang dahon, ano? So, hiniwa-hiwa ko na yan para medyo hindi masyadong malaki itong ating, o hindi masyadong lumaki itong ating milk. Ayan, hiniwa-hiwa ko na. Pero ito ay hindi na muna natin lilinisin. So, magpapalipas muna tayo ng mga 2 weeks para tumigas ito. Ayan, dahil masyadong fresh. Kapag lilinisan muna ito siya, baka madisgrasya pa yan. Madaanan ng pusa. May marami kaming pusa dito. So, baka maputol. So, ganyan na muna. Patitigasin lang natin ng mga 2 linggo itong malambot na parte nito. Tsaka natin tatanggalin itong ating mga inisplit na mga sanga. Okay, so lilinisin muna natin itong kanyang bao. Ngayon, iwasan ninyo na magalaw itong puno. Dahil na, pag ito ay nagalaw-galaw natin at umuga-uga, mamamatay. Mamamatay itong ating niyog. Kaya kailangan, habang nililinis natin ito, maging careful tayo na huwag nating magalaw. Okay, so umpisa na nating linisin ang bao nito bago natin siya ilagay sa ating pot.
ayan, nakinis na natin yung kanyang balat or yung kanyang bao. So, isi-set aside muna natin siya bago natin siya itanim. Ipiprepare naman muna natin yung ating pagtataniman. Ayan. So, lalagyan natin siya ng design. Parang gagawin natin siya ng hagdan. Coconut bonsai, ano? Ito yung kanyang design. So, kagaya ng sinabi ko kanina, gusto ko nakababang ganyan yung dahon niya dito. Kaya yan yung dinesign natin. So, ang magiging itsura niya ay parang ganito rin. Pero, medyo pababa yung kanyang magiging kahoy. At gusto ko bababa yung kanyang dahon dito. Yan. At itong mga inilagay kong mga bato na to, babawasan din lang natin yan pagkatapos na ma-establish yung mga ugat nito. So, yan na nga tungkol sa ating coconut bonsai. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. At kung ikaw ay nanonood palagi ng aming YouTube channel, so ikaw ay aming inaanyayahan na i-hit mo yung like, subscribe, ganun din na rin yung ating bell button para patuloy kayong ma-update sa oras na kami ay maglagay na naman ng bago naming upload. So maraming salamat! See you next vlog! God bless!